Ayan o, lumakas na ng konti. So, tinetesting na po natin yung ating solar pump. Ayan o, di ba? Bumubuga. O, ayan. Pogi, ano masasabi mo? Malakas ba? 1¼ ba? 1¼ ako. Hindi 1¼. Wala. Wala. Hindi naman dito. Hindi naman dito. Hindi naman dito. Sikat na po ang araw. Good morning, good morning. Ayan, good morning, good morning. So, malayo na naman po ang narating natin. Ako po ulit si Charlie. Ayan, kasama po yung mga kasama po natin. Sila Kuya Engkit, Kuya Orlan, Jerry, at saka si Mac. So, nandito po kami ngayon sa Quezon. Ayan, oh, malapit-lapit na yung mga yung napuntahan namin ngayon. So, marami ng baka. Hindi na po ito Nueva Ecija. Hindi na po ito North. Nandito na kami sa South of Luzon. So, tingnan nyo, hanggang dito, daming baka. Hanggang Quezon po, nakarating po kami para po magkabit ng solar pump. So, yan, nakita na natin. Yung pupuntahan natin, Matibag Resort Hotel. Oh. Ito na po yun. So, kakaliwa na po tayo. Matibag. Matibag ba o matibag? Ay, masikap ang daan. Makakapit natin, no? Oo, sabi sa iyo. Pwede tayo maligo. Opo. Ah, oh, may swimming pool pa. Yan, tara. So, pupunta po tayo dun sa gagawa na natin sa solar pump. So, pinasasamahan na yun ni Kuya. Yan. Ayan, so, papunta na po kami. As usual, ganito po yung daan na palagi namin dinadaanan. So, ayan. Yumuyog. Parang kahapon lang nung nag-ocular kami eh. pero may kalsada naman. Mas mahirap din. Ayan. So, good morning pa rin. Ay, nakarating na rin. After 5.5 hours ng biyahe, pero hindi naman talaga umabot ng 5.5. Mga 4 or 5 lang. So, dito na po tayo sa ating pagkakabitan ng ating solar pump. So, bukid. Ayan o. Taas naman lalagyan ng solar panel. Pero hindi daw dyan, sabi ni sir. Ayan yung tubo. Ha? Taas, no? So, ito daw po yung kakabitan, sabi ni sir. Ay, nakakako naman ah. Oo, nakati. Nakati na. Tapos, naka-reducer na. Nako, mali yate reducer kung binili. Ano bibili mo? And so, nakita na natin yung paglalagyan. Ayan, yung poso po na yan. Ngayon eh, magbababa na po tayo ng mga gamit at sisimulan. So, time check. Anong aras na ba? 6:53. Yan, mag-aalas 7, may gansa pa po dito. Good morning, kanina pa ako nag-good morning. So, gagawin daw po itong fish pond, yung ibang parte. Hindi ko na alam. So, magbababa na po tayo ng gamit. Tapos, Mac, alam mo na yung assignment mo, ano? Magsaing ka. Kakainin natin. May kuryente daw dito eh. Siguro doon, tanongin na lang natin doon sa tao. Meron naka... Ayan. So, mababa lang po muna kami ng gamit. Ako eh, titingin lang. So, dito na muna to. Ano ka pala natin gagamitin? Sa huli na yan eh. Good morning, sir. Kayo po ba si Sir Ronan? Ricardo po ba? Ricardo. Ah, opo. Good morning, sir. Good morning. Good morning po. Nalibot sana, na rin po kami. Sana makatulong ako sa marketing mo dito. Opo. Dahil dito bihira pang may ganyan. Parang taas ng panel. Pwede dito, papunta na yung ayan po, mga gagawa po. Papitibangan ko lang ng tubo yan, papaganito. Opo. Tubo, tapos papaganyan. Opo. Na tubo, dun mo na ilatag yung panel mo. Sige po. O, para mas malapit kaysa aakit ka dyan, ang hirap. Mataas. Yun nga po eh. At saka ito'y temporary lang, papabakho ko na rin to eh. Ah, papatanggal nyo na rin kasi po yan. Kasi papagawa ko rin itong palastahan pag na ano. Ito yung palastahan ko. Anong nakalagay dyan, sir? Tilapia. Tilapia po. Oo, pero lalahatin to.
Mm-hmm. Yung murado sa entrance doon. Wow, dami po palang fish pond, ano? Mahilig po kayo sa isda o sa restaurant po ginagamit. Hindi naman, ano lang yan. Kung saan, negosyo lang na kaysa nakatinggay yung lupa. Sa bagay. Wala naman kanikita. At least, eh, pagkakitain po. Mm-hmm. May supply na ng tubig yan. Dito sa submersible. Opo. Kasi naman sa resort ko. Eh, nakukulangan ako. Gusto ko yung running water. Mm-hmm. Kahit man lang ilang oras mag-running hindi water. Hindi trade, napakat lang. Ah, hindi thread? Nako. Mali pala yung nabili kong reducer. Sir, may nabibilang po ba ng mga... Yan, so nandito na naman po tayo. So, marami na po tayong ginagawa. Ayan. Ang nagawa na po natin, ang bilis po nilang gumawa ng railings. Ay, ano ba tawag dito? Mga poste. Parang pumikit lang ako tapos dumilat eh. Nagawa na po nila yung poste. So, kinakabit na po natin yung railings ng panel natin. Ayan po yung mga panel natin. Tapos, matatapos na po natin gawin itong pump. So, D4. Ayun. Tapos, marami po nagagawa dito. Shout out po. Ayan, from Candelaria, Quezon. So, layo po nung narating po natin. Ayan. So, dito gagawin daw po ni sir mga fish pond. Kaya, kailangan po nila ng tubig. So, kaya, ayan, naglalagay po tayo ng solar pump. So, syempre, kapag ka po naglagay po tayo ng solar pump, mas makakatipid po sila sa diesel. Di ba? So, ang problema natin, makulimlim. Walang ganong araw. Pero maaga pa naman. So, maya-maya lang ay aaraw na rin yan. Nagugutom na itong mga to. Pero nakalagay na isa. So, isa na lang. Yan po yung update natin. Ayan, so nagkakabit na po kami ng panel. Tapos na po dito sa pump natin. Then sa solar panels naman. O, nilagyan namin ng paligi dito. Ayan, hinukay kanina ni Mac. Ngayon eh, yung solar panel naman. Lumiit pa yata, no. Yan, okay lang yan. Sir, pagitan, ay yung haba niyan sa kan. Sa gilid? Yung haba ng gilid. Aling gilid? Ah, dito. Ganyan lang, ano? Hindi, 2.2. Kwanto eh? 2.4. 4.8. Baka mabitin tayo rin, ano? Tapos ito, yung kwan natin, 2.5. Yan, yan lang. Hindi ko alam. 1.15 pala. Mali. Mag-compute nga muna ako. Ayun po, oh. Binaklas po uli natin kasi may nagkamali pong dalawa doon. So, ang ginagawa na po natin ay wiring. Ha? Pero maaga pa po. Huwag po kayo mag-alala. Matatapos po namin ngayon yan. Ayan. Hindi naman matatapos yung buong maghapon na hindi kami natatapos. Binubuka daw sila. So, wiring na po yung ginagawa natin dito para maayos na po. Yan. Medyo kinulang tayo ng panel box kasi hindi po dumating yung in-order natin. Kaya nagkakaroon po tayo ng improvise. Eh, napaliwanag naman po natin kay sir kung ano nangyari kasi naging madalian po yung gawaan natin dito. Kaya hindi na po nahintay. So, ayan yung update natin. Maya-maya, yung susunod natin video yung gumagana na. O, diba? Ayan, so magbibidyo na naman tayo ano, sa unang subok. Tingnan natin kung mapapatulo. Sa unang subok, di napapatulo eh. Ayan, may kwant po kami dito. May mga abang. Ayan, may buhay na. Buhay na poso ha. Tapos, lalagyan po natin ng priming. Panda rin ko na ba? Ayan, panda rin na po natin. And under na to ah. Under na ba dyan? May ikot na? Baka makuryente kayo ah. Ayan. Ayun. Tumutulo na. Ayan na po. Unang testing. Gumana na.
Patayin mo muna. Patayin mo muna. Dali, ako na. Andali. Ayan. Hop. Ayan, patayin muna natin. Testing lang naman yun eh. Tsaka natin niayos yung wiring. Sige, okay na. At least tumulo na. Ayusin mo na yung wiring. Ha? Hindi, ipaanda rin. Kakabit muna natin to. Para maganda. Kuno lang natin raw. Ay, kalakas pala. Hindi hindi 1 and 1 port. Dali na lang natin muna ausin eh. Bakit? Lamri na lang. Ano ba tatanggalin pa naman nila yan eh. Ano ba gusto ni Sir? Hindi, tanungin mo si Sir. Sino ba? Text crew na lang ano. May text crew naman kami eh. Gusto niyo ba text crew na lang? Ah, text crew na lang mas matibay. Text crew. Text crew. Are. Mga anim. O apat. At least napatulo na natin. Okay na po ba itulo natin? Malakas na kaysa sa 1 and 1 port. 1 and 1 port, natawa. Mahina pa nga. Pero nakaka-harvest na ng 180. Mm-mm. So... Ayun po, nakita nyo, tumulo na po yung tubig natin. Success na naman tayo. Tapos, asan ba si Kwan? Si Jerry. Ayun, nagagawa pala sila. Simula na kayo maglikpit-likpit. So, apo, okay na po. Thank you po. Yan, so okay na po yung pump natin na testing na natin. Then aayos na natin yung wiring para mapermanente. Ay, sir, ano tawag dito? Pang-angat dito. Magbabaon ng tubo para nakaangat yung wire natin. Igagapang na lang kaya natin dyan. O, igagapang na lang dito. Ay, hindi, nakaangat pa rin sana. O, kayo po, sir. Kung anong maganda, sir, ang ano nyo? Kuya Engkit, ano ba maganda? Lalagyan na isang tubo dito o dito na lang ikukuan? Ayan, din na lang. Gagapang na lang po dyan. Apo, ganun nga. Haba naman po yan, 10 meters naman yan. Sige ba? Okay na po pala. Meron. Yung black. Ere o. Ayan, so tapos na naman po yung isa nating ginawa. So, testingin na po natin. Ayan. Ay, hindi ba ba makontak? So, nandito po tayo ngayon. Sa ano nga pala to? Sana ulit Candelaria Quezon. Nakalimutan na. So tinetesting po natin itong D3 na tubo pero 2 horsepower na solar pump po natin. So yan, medyo umulimlim pa nga eh. Medyo madumi pa pala 'yung tubig nito, ano? Hindi pa muna kukuan. Ha? Oh. Ayan po 'yung buga ng ating 2 horsepower na solar pump. So, apat na solar panel po yan. So, dito lang po yan sa Candelaria, Quezon. Ayan, kila Sir Ricardo. Timbag Resort. O, oh, diba? Pang fish pond po yan. Ayan, oh, lumakas na ng konti. So, tinetesting na po natin yung ating solar pump. Ayan, oh, diba? Bumubuga. O, oh, yan. Pogi, ano masasabi mo? Malakas ba? 1 and 1 port ba? 1 and 1 port mo. Hindi 1 and 1 port. Wala. Wala. Hindi naman dito. Hindi naman dito. Yeah, medyo itim lang po yung tubig kasi bagong buga. Opo. Bagong gawa lang po yung tubo nun. Lalong lumakas po. So, iaayos pa po namin yung wiring. Medyo wala po kaming control box dito kasi madalian po. Hindi po dumating yung in-order ko. Ayan, tingnan nyo, 140 lang yung nakukuha na tube na kuryente pero umaandar pa rin po ng malakas yung pump natin. Sinasabi ko nga po palagi, nakadepende po yan sa balong ng tubig kung gaano kalakas yung magiging buga ng solar pump po natin. Tingnan nyo, makulimlim pero maganda yung water source natin, mababaw and malakas. Kaya kahit makulimlim, ang lakas po nung buga. Diba? Hindi naman po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Ayan. So,
Successful po ulit tayo. Yeah. Ganda. May buhangin. Wow, oo nga, no? Buhangin. Kaya yeah, malilinis ka, sir. Pag nahukay nyo na ano yan. Kaya din yan ang unang sa amin sa motor, sir. Ala, ma talagang tutulo po dun eh. Okay lang po ba? Alakas at tuwa pa yan. Apaw na mo. Maapaw na. Papatay na ba? O hindi pa? Yan. Tinitingnan po natin. Tingnan nyo. Kumukulimlim. Makulimlim pa po ngayon, ha? Paano na lang kaya kung maaraw? Eh, nasalpa ka pa sa... Pwede, ano na, mabukas. Naka-ready na. Ano daw ang sa kuryente nito? Eh, sasaksak natin sa kuryente. Mamaya, tetestingin natin. Tetesting daw po din po sa kuryente. Hmm, sige. Gawa kang istila ng kuryente. Lalilapan ako yung istila nila ng kuryente pa. Yan. Gawa ka nga ng kwan. Ayan, so pack up na. Ayan, hintayin na lang po namin yung may-ari. Tapos eh, i-demo na po ulit natin para makita nila kung ano itulo. So yung problema nga lang po nito, kaya namamatay yung poso kahit may check valve po tayo, mayroon po sing-singaw dun sa ilalim. Kaya kahit po may check valve, bumababa po yung tubig. So every time napapaanda rin nila, eh kailangan nilang buksan yung poso or buhayin. Pero may check valve naman sana tayo. Pero sabi naman ni Kuya Engkit, lalagyan daw ng sako para mawala yung bara. Dito po sumisingaw. May bumubula kanina po dyan. So, hindi ko lang alam kung ano po yung gagawin nila doon. Kaya hindi na nga alam po sako nung gagawin namin yon. Iba na pong, iba na po yung gagawa nun. Hindi ko na alam din kung paano gagawin doon. Sa pinakatubo na, ano? Dapat pala, kaya pala maganda pa rin yung GI ang binabaon, ano? Lahat na sila nagtatayo ng tubong ganyan, sinasakuhan talaga yung ano dyan. Paano ulitin mo? Lahat nung? Lahat ng tinatayo yung tubong ganyan, talaga sinasakuhan yung paikot na yan para yung... Para? Yung butas niya humigpit. Ah? Mawala yung singaw. Yung butas, si higpit, mawawala yung singaw. E pa, paano kung nandun sa ilalim yung butas? Sila sa ibabaw yan. Kasi nandun lang yung bula, eh, ano? Pero wala tayong problema sa pump natin. Wala, wala. Yung tubo nila may problema dyan. Yung tubo na D4. So, nakita nyo naman kung gaano kalakas. So, ayan na po yung setup natin. Mamaya, ayan, magbibideo na tayo. Nung pang rails. Pang rails ba? Pang rails. Hintayin natin sila. Ay, hindi pala. Kailangan mag-rails na ako ngayon. Paanda rin na kaya natin? Nakasaksak na ba? Oo, nakasaksak. Tawagin mo na si Kuya. So pinandar naman natin sa AC. So tinesting natin, ayan, nakasaksak po sa kuryente. So kanina nag 220, kaso nung pinandar ay nag 135, 140. Palagay ko po nagkakaroon ng loss kasi sobrang haba po ng wire natin. Pero tingnan nyo naman, kahit na makonte o mababa yung kuryente na nahihigop niya dun sa wire na extension, eh malakas pa rin naman po yung buga. Napapandar pa rin po nung AC na kuryente natin. Tamba si Kuya. So, gusto daw tingnan na nakakuryente eh. Asan ba? Ay. Malis. Malis ba? Oo. Sige. Patayin mo na muna. Yan. So, nakaligpit na po kami. Wala na po kaming gamit dito. Extension na lang. So, naghihintay na lang po tayo ng bayad. Taka yung may-ari. Yan. Para makita po nila. Okay na sir. Nakita nyo ba sa video? Opo. Ayun. Medyo mas malakas lang po ng konti doon sa 1 and 1 port. Ay, paanda rin ba natin? Ah, sige. Buhayin nyo na lang yung post. Ang nagkakaproblema nga lang tayo sir dito, may singaw po yung pinakatubo. Kaya paanda rin po siya, paano bubuhayin yung post. Pero madali lang naman buhayin yung post. Bababa ko po pati po yan. Mapagano. Pa? Bawang pa ako ng konti po yan. Kahit may check valve tayo, hindi po bumababa yun. Ay, hindi nag-i-stay yung tubig kasi may singaw po dun sa ilalim. Ha? Ayun o. Paano rin mo na. Subukan mo muna sa solar.
Pagka po sa kuryente, sasaksak na lang po. Opo, yun. Pwede mo muna tanggalin sa kuryente, Kuya Orlan. Tanggalin mo muna para makita niyang pure solar. Sige po. Yan. So, disaksak na lang po pagka gusto niyo sa kuryente. Nakaabang naman na po yan. Kung lalagyan niyo na. Pagka paandarin niyo po, ayan, tataas niyo live breaker, aandar na po yan. Ayan. So, kuwan siya, no? Nagwa-warm up. So, makikita niyo po doon yung na-harvest na kuryente or volts. Ang na-harvest po natin niya yung 183 kahit na medyo makulimlim. Tapos, pagka napaandar na po ganyan, automatic, ay pagka buhay na po yung poso. Tapos, alagyan to ng tubig. Ayan. Malakas na mamu. Malakas na mamu. Opo. Tapos kapag gusto nyo pong isaksak sa kuryente, ayun. Opo, ganun lang po. Ayan po, 165 lang po yung na-harvest. Mahina po yung araw natin, pero malakas po yung tulong ng tubig natin. Kasi Kwan po, maganda po yung balong ng tubig nyo dito. Kaya maganda. Malakas po. Grabe. Hindi 1 and 1 point. Ito talagang hinay-blood. Hinay-blood niya ito. Sarang butas malaki pare. Baka naman. Aray-aray. Oo. Bago ito convert sa detres. Detres daw. Hindi naman yung ating pulong eh. Oo. Detres ang ating pulong. Kaya nga. Kaya nililinaw sa akin ni sir eh. Sir ha, detres ang outlet ha. Ego. Kaya pala nililinaw ka kami, may pumuntang 1 and 1 foot. Talaga 1 and 1 foot po. Mm-hmm. Bago sabi, ibubushing ng detres. Sabi ko kahit hindi ako nag-aaral. Opo. Engineer pa kasama. Engineer, ay kaya na bahala mag-isip. Grabe naman si engineer. Ayun, medyo may iba pong nakakaalam na ibang impormasyon. Pero tayo, stick lang po doon tayo sa mga ginagawa po natin. Makikita nyo naman po. Talagang maganda yung tulo. Ayan, sir. Kamusta po ba yung tulo nung tubig natin? Ay, sobrang lakas, sir. Okay na okay ito sa palaisdaan. Ah? Okay na okay sa palaisdaan, ano? Okay, sir. Ano pa lakas? Ah, lakas, oh. Dapat pala may dala akong mic. Ayan, ganda po no solar pump po natin. Dito lang po yan sa Candelaria, Quezon. So, natapos na po natin. Ayan, okay na po yung kinabit natin. At nag-okay na rin daw si Sir. So, ngayon, ibibigyan na natin yung mga final instructions para sa iiwanan natin. Siyempre, uuwi na tayo. At tanghalian na rin. So, ulitin ko po. Nandito po kami sa Candelaria, Quezon. Ayan, layo po nung narating natin. Ayan, ano pangalan mo, Sir? Mar. Mar, ayan, si Sir Mar, yung katiwala po ni Sir Ricardo. So, ito po sir yung 2 horsepower natin na AC-DC. So, gumagana po siya sa araw, gumagana din po siya sa kuryente. Ganito po yung pagpapaandar, sir. So, yung parang nabanggit ko po kanina, parang may singaw po dun sa pinakapuno. Pinaliwanag ko naman po dun sa kay sir. So, kaya po bago po paandarin yung pump natin, bubuhayin po muna yung poso. Parang kakuna. Opo. Kasi namamatay po, hindi po nag-hold yung tubig kasi may singaw nga po dun sa ilalim kahit may check valve po tayo. Ngayon, pagka pinaandar po yun, ay buhay na yung poso, iangat lang po ito, aandar na kagad. So, yan po. Pero hindi natin paandar ngayon. Kasi patay po yung poso ngayon eh. So, kapag, basta paandarin po yun ang ganyan, aandar na po kaagad yan. So, no need na pindutin kahit ano. Opo. Tapos, pagka papatayin po, wag po ibababa kaagad. So, dito lang. Off. Ah, dyan sa taas. Opo. Off po muna dyan. Pagka na-off na po yung makina, tsaka pa lang po ibababa ito. Huwag po yung rekta dito kaagad kasi yung pump po natin, bigla rin po mamamatay. Bababa po bigla yung tubig. Opo. Ngayon, yung kapag naman po AC, yan, paanda rin po dito. Tapos ito na, sasaksak lang. Tapos on lang po ulit. Ganun lang po. Pagka po may linya na ng kuryente, pwede rin naman po tanggalin na to. Linyahan na lang po ng kuryente dito. Ganun po. Tapos sir, sabi ko nga kay sir, hindi po kami nakapaglagay ng junction box na waterproof. Hanggat maaari po sana, takpan po ito para po hindi po mabasa yung mga wire po natin. Opo, hindi po kasi dumating yung in-order ko. Nung Sabado lang kasi sinabi ni sir. Kaya kulang po yung mga parts natin. Yun lang naman po yung kulang natin. Yung junction box na kwan. Opo.
Kaya nagbigay din po ako ng discount para doon. Ganun na lang, sir. Paano po? Oh, hey po, salamat po. Salamat. Oh, po. Hanggat maaari po, patakpan po natin para hindi maulanan. Sige po. Oh, nga po eh. Okay lang po, picture, sir. Sige po, picture tayo. Ayan, so pauwi na po tayo. Sana kayo, no? Iiwanan na yata ako, naka-maneobra na. Maghanap na tayo makakainan. Tara na? Okay na kayo dyan? Sige. Ay, nako. Tara. So, hanap na po kami kainan. Mamaya na ako mag-end ng live habang kumakain. Live pala. One pala to, vlog. Hindi live. Init. As of now, is 7:30 a.m. At ito na po ang ibinibigay na tubig na pinagawa kong solar pump. Wala pong kuryente, walang diesel. At ito po ay in-install ng Farm for Life sa pangunguna ni Boss Charlie Ukol. Ayan. Ito po ay napakaganda, napakalakas. At habang umiinit po ay lalong palakas ng palakas pa. Punong-puno po yung press, solid na, buong-buo na po ang tubig niya. At muli, maraming salamat. Worth it talaga, worth it. Boss Charlie Ukol ng Farm for Life. From Cabanatuan ba or Nueva Ecija? Ayan, maraming salamat. Thank you. Sobrang nakakatuwa talaga. Talagang worth it na worth it. Wala na akong bibilhing diesel, wala ang kuryente. Basta magpakita lang ang haring araw, may tubig na.